Pinagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide, pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines. Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Bas! Pa Radio! Bombo! Muli mga kabombo, mga ka-Star Nation, papatlang muna tayo sa ilang bahagi ng atin mga palatuntunan sa Bombo Radio at Star FM sa atin mga regular na programa. Sapagkat bibigyan din muna natin ang mga update higil ho dito sa nagpapatuloy natin na Dugong Bombo 2023. A little pain, a life to gain. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho ay nakapag-ipuna ng malaking volume ng dugo mula ho dito sa mga venue ho natin sa 24 key cities nationwide. Yan naman, antabay ho tayo dito sa ating mga update, lalo na yung mga gusto pang humabol. Eh, meron pa hong oras para ho tayo yung makaparticipate. No? Lalo na yung mga venue na malapit lamang ho sa inyo, dyan sa inyong mga lugar na kinaroroonan. At this point in time, gawa tayo ng update mula ho dyan sa Western Visayas, sa bahagi po ng Iloilo City, sapagkat tuloy pa rin yung buhos ng mga blood donors ho natin. Hindi pa ho humuho pa kahit nasa second half na ho tayo ngayong araw ng nagpapatuloy na Dugong Bombo 2023. At nasa linya ang Bombo Radio Iloilo from Iloilo City. Bombo Radio Iloilo, Bombo Resi, please come in. Magandang hapon, Bombo Dennis. Magandang hapon sa ating mga kabombo. Live pa rin po tayo dito sa Iloilo Science and Technology University kung saan ginaganap ang Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, in partnership with the Bombo Radio Philippines, Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. At right now, makakasama natin ang Assistant Vice President ng Bombo Radio Philippines at of course, isa rin sa mga successful blood donors ngayong araw, si Bombo Warren French. Bombo Warren, good afternoon. So far, kamusta yung assessment natin dito sa Dugong Bombo 2023? Good afternoon, Bombo Resi, Bombo Dennis. Good afternoon. And happy Bombo Day for all of us nga dito sa Bombo Radio at saka sa Philippine National Red Cross and then sa Bombo Radio Foundation. And to all the donors natin ngayong araw sa 24 areas ng Bombo Radio Philippines, ng Bombo Radio ng buong Pilipinas, Bombo Dennis, no? 24 key areas na kung saan sabay-sabay na nagsagawa ng activity natin ngayon, itong Dugong Bombo Radio, itong Dugong Bombo, I mean. And then ang nakita ko lang dito that in almost all areas na they brave the rains, no, nga kung saan medyo may mga nakanakang pag-ulan, and then yung mga blood donors natin ay talagang pumunta. So I congratulate yung lahat ng mga both successful and yung mga not successful na mga blood donors. So yun, medyo binibigay natin ng pugay kamay ang lahat-lahat niyan ng mga nagpunta sa lahat ng mga areas ng Bombo Radio Dugong Bombo Day natin. Except may isang area tayo doon sa General Santos kung saan medyo marami yung mga nasalanta doon because of the earthquake. So isang area lang sa 24 areas natin ang hindi nakapag patuloy ng Dugong Bombo natin sa bloodlettings because na yung venue natin doon ay nasalanta rin, no? So ay i-finalize natin within this week na ma-postro natin yung dating natin doon sa General Santos, Bombo Resi. And of course, Bombo Warren, overwhelming yung pagtugon ng ating mga kabombo at Star Nation, especially na ito yung first time na nagsagawa tayo ulit ng Dugong Bombo after ng pandemya, Bombo Warren. Yes, it's 4 years, no, na
hindi natin na isagawa ang ating dugong bombo, yung nationwide bloodletting natin. And it is precedented na marami yung pumunta, tumugon sa panawagan natin na magpunta sila sa mga different areas ng dugong bombo activity natin from Luzon, Visayas, and Mindanao, Bombo Rising. And of course, isa ka rin po, Bombo Warren, sa mga successful blood donors ngayong taon. Para sa iyo, ano yung kahalagahan ng pag-donate ng dugo? Yun, sabi nga, no, na a little pain, a life to gain. Na kung saan actually, no, for more than 20 years na we are doing this sa Bombo Radio and Philippine Red Cross, and then sa partnership din natin sa Bombo Radio Foundation. Actually, matagal natin ginagawa nito, nagpapakuha tayo ng dugo, nag-donate tayo. And a lot of Bombo Radio personnel ang nagpapakuha din, no? And sa mga lahat ng mga donors, sa mga organizations, hindi natin maisa-isa ngayon. Pero in our mga public affairs natin, i-acknowledge natin lahat-lahat ng mga nagpunta dito na mag-donate. And then yung mga nag-support din, no? In one way or the other, especially yung iba, not as a volunteer blood donor, pero yung iba in terms naman sa mga foods and other services na kanilang naitulong. So pinapasalamatan natin yan. Bombo Dennis, may karagdagan ka pang tanong sa kay Bombo Warren. Okay, kay Bombo Warren, nais nating maitanong. Ano? Meron pa tayong nalalabing ilang oras dahil tuloy-tuloy pa dun sa mga venue natin itong activity ng Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. So, gaano pa yung ina-expect ho natin na may dadagdag pa doon sa ating mga figures? Dahil marami pa, may mga nakikita tayo dito ng data from our stations na may mga nakapila pa doon sa mga venue ng Dugong Bombo, Bombo Warren. Yeah, may mga nakapila pa actually. No? May mga areas naman tayo na patapos na. And then there are areas na continuing pa rin, no, yung pag-screening and then pagkuha ng dugo. So tuloy-tuloy pa ito, Bobo Dennis, no, until nga matapos na natin ito at saka ma-call the day na natin ang bloodletting natin na ito. Aside dito, so far yung pagbabalik kasi after 3 years na medyo nagpahinga, ito ba ay kumbaga may tuturing pa rin na impresibo ito, Bombo Warren, dahil after 3 years, medyo naninibago yung mga kababayan natin, pero ganito pa rin kalaki yung turnout ng mga tao na bumuhos ngayong araw. Well, that is because na for almost 4 years, no, na hindi na nagkasagawa ng ganitong kalaking endeavor, ganitong activity. So at least yung tao, at least parang excited sila, Bombo Dennis, no? At saka sa mga nakikinig sa ngayon na nanonood. So yung entusiasmo nila, ang nandoon talaga. Actually, in all areas natin, as early as mga 5 o'clock, no? Nandoon na. No? Very early in the morning na pumunta para magpila na sila. So that na makatapos sila kagad. Bombo Dennis. Okay. Congratulations, Bombo Warren. Isa pala kayo sa mga successful blood donors. Ano? Ako, nasa kalahati pa lang sapagkat nag-undergo na ako ng interview and everything. Kaya lang may mga inaasikaso pa tayo katulad nitong naka-live, Bombo Warren. So, excited din ako na makapag-donate. Hahabol ngayong araw. So, siguro, Bombo Warren, panawagan na lamang dun sa mga gusto pang humabol for today's event, Dugong Bombo 2023. Yeah, still open pa, no, sa lahat ng mga areas natin, no. And they have to wait, Bombo Dennis, no. It's because na we have these incentives para sa ating mga successful blood donors. Kasi it's not that easy na mag-prepare ka for this bloodletting activity, especially to prepare yourself, no, as a blood donor. So mayroon tayong mga cash incentives na ibinibigay for those na mga successful blood donors. So yung after this event, no, hintay-hintay na nila, so we will announce kung sino yung mga lucky natin, no, successful blood donors na maka-receive ng mga cash incentives natin, na kung nandito sila ngayon, so pwede nila makuha kagad
yung kanilang mga cash incentives, no. Kung wala man sila, so tomorrow they can proceed to the station ng istasyon na kung saan doon sila nagpakuha, no. So once again, I congratulate lahat ng mga blood donors natin na nagpunta rito sa lahat ng mga areas ng Bombo Radio at Star FM stations. And then those na mga nagbigay ng kanilang suporta in one way or the other, food services and everything, na nagpapasalamat kami. And I congratulate each and every person, organizations na nag-participate dito sa Dugong Bombo 2023. Okay. Thank you so much, Bombo Warren. Bombo Resi, kumusta naman yung lugar dyan sa inyo? Yung lagay ng panahon, pangunahing concern, no? Sapagkat yung mga gusto pang pumunta, ito yung kung minsan nakakahadlang. Pero sa ngayon, maganda naman yung venue. So, pwede pa humabol, Bombo Resi. Yes, Bombo Dennis, actually kanina umulan ng bahagya pero hindi naman gaanong kalakas. At ngayon, actually, okay naman na yung panahon. At sa gustong humabol pa, no, pwede pang humabol dito sa Iloilo Science and Technology University dito sa La Paz, Iloilo City, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Resi. Mula dito sa Bombo Radio, Iloilo, ito si Bombo Resi Bordon para sa number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! At kaugnay pa rin ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakaipon na ho tayo ng malaking volume ng mga nakolektang dugo. At at this point in time, meron na ho tayong 3,641 na mga successful blood donors. Hindi pa ho kasama dyan yung mga nakapila pa at pinoproseso pa sa mga sandaling ito. Ang naturang bilang ho ng mga individual na nakapag-donate, may katumbaso na nakolektang volume ng dugo na 1,638,450. Ulitin ho natin, 1,638,450 cubic centimeters ng dugo. At yan ho ay katumbas ng 1,638.45 liters. No? Ulitin natin, 1,638.45 liters. Yung per gallon naman, kung i-convert ho natin, ay nasa 432.83 gallons ho yan, mga kabombo. And of course, yung total, pag tiningnan ho natin dun sa bilang ho nito, kung i-convert ho dun sa per drum, halos 8 drums na ho ito ng dugo, mga kabombo. At ina-expect natin madaragdagan pa ho ito sa mga sandaling susunod sapagkat may mga ongoing process pa dun sa mga venue sa ating 24 Key City. So habol pa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga nais pang mag-participate at gusto pang yung mga nagtatanong kung saan mga venue, ay dun ho sa mga himpilan natin ay regular ho na inaanunsyo ito. Dito sa Metro Manila, meron ho dun sa Caloocan City, dyan sa Grand Central. At dito sa Makati City kanina ay nagdaos din ho ng bloodletting activity, parte pa rin ng Dugong Bombo 2023. At sa pagkakataong ito, mga kabombo, kuha tayo ng update doon sa parte naman ng Negros Occidental sapagkat alkalde ho dyan sa Negros Occidental nasuki dito sa pagiging blood donor sa Dugong Bombo 2023. At ganun din sa mga nakalipas pa ay present din. May Indian community pa na nakibahagi rin po dyan sa Dugong Bombo 2023. Mga kabombo, narito ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Sa pang-apat na pagkakataon, muli na namang naging successful blood donor ang alkalde ng Valladolid Negros Occidental kasabay ng Dugong Bombo ngayong araw. Ayon kay Mayor Enrique Bebot Miravalles, maaga pa itong umalis sa kanilang bahay upang maaga ring makapila. Sa edad na 65 anyos, ito na ang pang-apat na beses na pag-donate ni Miravalles ng dugo sa pamamagitan ng Dugong Bombo at mag-donate naman ito ulit sa susunod na taon. Anya, maganda ang kanyang pakiramdam sa tuwing mag-donate ito ng dugo dahil ang katawan ng tao ay kagaya ng isang sasakyan
na na-change oil at gumaganda ang kondisyon. Malaking tulong talaga dahil siyempre yung dugo na magpalit. Yun, sa isa sinasabi ko kanina, na parang sasakyan ka na napalitan ulit ng bagong oil yung nakuha sa'yo. At yung isang pinakamalaking nagawa mo dyan, yung alam mo na yung dugo mo makakatulong sa mga nangailangan na mga tao pagdating ng araw. Samantala, kahit senior citizen na ang isang magsasaka sa lungsod ng Bago, hindi ito nagdalawang isip na mag-donate ng dugo si 18 beses kasabay ng Dugong Bombo 2023. Si Reno Mugar ay maaga pang dumating sa City Mall Mandalagan kaya't siya rin ang nakauna sa pila. Aniya alas 5 ng madaling araw ito umalis sa kanilang bahay upang tumungo sa venue. Ito ang unang pagkakataon na nag-donate ng dugo si Mugar matapos ang pandemic. Aniya, mabuti ang kondisyon ng kanyang katawan kaya't may pagkakataon pa itong maabot ang pang-20 beses ng blood donation. Itinatago naman ng magsasaka ang lahat ng Dugong Bombo t-shirt na kanyang natanggap dahil kanya itong souvenirs. Ayon sa kanya, hindi ito mapapagod na mag-donate ng dugo basta sa proyekto ng Bombo Radio. Samantala, nakibahagi rin ang Indian community sa lungsod ng Bacolod sa Dugong Bombo 2023. Ayon kay Vic Singh ng Punjabi Khalsa Diwan's Indian Sikh Temple, nagpapasalamat sila sa Bombo Radio sa imbitasyon na makibahagi sa activity na naglalayong makaligtas ng buhay ng iba. Sa katunayan, anya, maging ang kanilang pari sa templo ay 27 beses nang nag-donate ng dugo. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Macy Famen para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update pa ho tayo. Samantala, sa iba pang balita na bitbit ho natin, dito ho sa latest information na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay nasa 63 na ho na aftershocks yung na-monitor, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa naganap na 6.8 magnitude na lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao. At dito sa record ng mga eksperto, ay nagsasabi na mahigit 6 na po na mga aftershocks yung naitala. Pero hindi naman ibig sabihin ay naramdaman lahat ng naturang mga pagyanig. Doon sa naturang bilang na 63 ay 36 ho dito yung plotted. Ibig sabihin, ito ho yung na-detect ng mga makinang ginagamit ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Doon sa bilang na 36, mga kabombo, ay nasa 14 yung mga may kalakasan, ngunit hindi naman ganong naramdaman dahil tumama doon sa may sentro, doon sa epicenter na nasa tubig. Ang naramdaman dito ng mga residente dyan sa parte ng Mindanao, as of this moment, ay 4 na tremors, no? Mga pagyanig, aftershocks, dulot pa rin ng 6.8 magnitude na lindol. Initially, kahapon ay naitala nga ay 7.2 magnitude na lindol, ngunit ito'y na-downgrade into 6.3 magnitude na lindol. At yan ay batay sa verifikasyon ng mga eksperto dyan sa Department of Science and Technology. Kaya ho, antabay pa rin kayo sa mga ulat sa Bombo Radio Philippines kaugnay ho dyan sa mga development sa epekto ng lindol na naitala sa rehiyon ng Mindanao. Mula ho dyan sa parte ng Visayas and Mindanao, sa mga update ho dyan, dako naman tayo sa Hilagan, Luzon. Akya tayo ng City of Pines, Baguio City. Kumusta naman kaya yung bloodletting activity, yung Dugong Bombo 2023? A little pain, a life to gain dyan sa Baguio City. Kumusta dyan? Welcome at please come in, Bombo Radio Baguio. Yes, yes, maabot na sa 100. Yes, sige, adjust muna natin yung signal dyan ho sa Baguio City sapagkat importante makuha din po natin yung mga information dyan ho sa nagpapatuloy na Dugong Bombo 2023. Alam nyo ito mga kabombo, itong Dugong Bombo 2023 ho natin ay idinaraos ho ito sa 24 key cities nationwide. And kaagapay ho natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. At dahil nga ho, ito'y bare months na ho tayo. Ang Bombo Radio Philippines ay naghanda ng incentives o cash na
mapapanalunan ho sa ating isasagawang raffle dyan sa mga lugar ng Dugong Bombo 2023. At yung mga maswerte ho nating successful blood donors, ay times 2 yung swerte ho ninyo ngayong araw. Dahil maliban ho sa pagiging successful blood donor, ay kayo ho ay may pagkakataon na mabunot doon sa atin hong raffle, ano? Mula 1,000 hanggang 5,000 piso ang atin hong pupwedeng mapanalunan dyan. So, maya-maya lamang ho, i-anunsyo sa atin hong mga himpila ng Bombo Radio at Star FM. Tuloy na natin muli ang balita mula ho dyan sa Baguio City. Kaugnay ho sa nagpapatuloy na Dugong Bombo 2023. Bombo Radio Baguio, please come back. Yes, yes, Bombo Dennis, aabot na sa 158 ang naitalang successful blood donors sa nagpapatuloy na Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain ng Bombo Radio Philippines dito sa Baguio City na nagaganap dito, particular sa Malcolm Square, Baguio City. Kabuuan na yan, naabot sa 7,100 na cubic centimeters ng dugo ang lalikom. Nabilang na rin sa datos ang mga nagpa-blood typing at nagpa-check up ng kanilang mga blood pressure. Ganun pa man, ayon kay Jeneline Tere, OIC Chapter Administrator ng Philippine Red Cross Baguio City, mayroon lamang silang naiulat na isang seizure. Pero nabigyan naman agad ito ng medical na atensyon. Kung dyan, ay talapan nila ang 16 na deferrals na kinabibilangan ng mga individual na underweight, old age, mataas ang blood pressure at travel abroad. Pinapalaan na naman ng Philippine Red Cross sa Baguio Benguet Chapter ang mga interesadong blood donors na sundin ang mga paalala patungkol sa guidelines ng pag-donate ng dugo. Kabilang na dyan ang pag-iwas sa pag-inom ng alak bago mag-donate ng dugo, pag-inom ng gamot at pag-iwas sa mga pagkain maalat. Pinapalaanan din ang mga ito na dapat mayroon silang sapat na tulog, uminom ng maraming tubig o juice para maiwasan ang pagkahilo o pagkahimatay. Dagdag pa nila, dapat tandaan din ng mga nagdo-donate ng dugo na sila dapat ay malusog at nasa edad na 16 hanggang 65. Sa mga edad 16 at 17 naman ay kinakailangan ang parents' consent bago mapayagang pag-donate. Kabilang pa dyan na dapat tumitimbang ang mga ito ng 100 pounds o kaya 45 kilo pataas at panghuli ay dapat hindi sila nakapag-donate ng dugo sa nakalipas na 3 buwan. Dagdag pa nila na malaki ang benepisyo ng pag-donate ng dugo gaya na lamang ng pagpapababa ng risk ng sakit na cancer. Napapanatili nito ang iron na nai-impact sa katawan. Pinapanatili nito na malusog ang puso at atay. At panguli, nakakapagpapawas pa ito ng timbang. Sa ngayon, Bombo Dennis, patuloy pa rin ang pagpunta at paghabol ng ating mga kababayan na interesadong mag-donate ng dugo dito sa ating venue. At posible pa itong madagdagan bago mag-alas 5 ng hapon. Okay, Bombo Rosin. Sa ngayon, Bombo Dennis, sa ngayon ay ating makakapanayam ang isa sa mga successful blood donor at ating alamin ang kalagaan ng pag-donate ng dugo. Sir, ano pangalan natin, sir? Amnyam Singal po, sir. Sir, ano po ba ang kalagaan ng pag-donate ng dugo? Maganda sa katawan, sir. Yes, sir. Matagal na po ba kayong nag-donate ng dugo? Since 2013, nagsigna po ako hanggang 2019 po. 2021 hanggang ngayon, mag-donate ulit po, sir. Every year po, ay kada po mayroon pong Dugong Bombo, ay may andun po kayo. Present and present po kayo lagi. Project po, sir. Okay. So, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan na para ma-encourage pa sila mag-tumungo dito at mag-donate ng dugo? Sa mga kababayan at kamubo na gusto mag-donate at hindi pa nag-duet ang dugo, mag-duet po kayo. Palakas sa katawan po. Gaya ko, ilang beses po na ako nag-duet ang dugo. Mula 2013 hanggang ngayon. Nahinto lang 2021 kasi pandemic. Okay. Malakas po ang katawan. Kahit mag-duet po nisan, malakas din. Okay. Maraming salamat, sir. Iyo po, sir. Okay. How's that, Bombo Dennis? Okay, may tanong ko lamang, Bombo Rosid, ano? Yung lagay ng panahon dyan, sapagkat pag pinag-usapan ay Baguio City, ang unang tanong, malamig ba dyan ngayon? Bombo Rosid. Yes, Bombo Dennis, sa ngayon medyo maklimlim pero pinalangin natin na hanggang matapos na itong event ay hindi umulan. Kasi kanina medyo maklimlim na pero nang kaninang umaga hanggang hapon talagang matindi yung sikat ng araw. Pero sa ngayon nakikita natin na medyo pagi na at saka maklimlim. Pero ating pinagdarasal, Bombo Dennis, na sana patapusin muna itong naturang event
nang sa ganun ay hindi mahirapan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga blood donors, Bombo Dennis. Okay, thank you so much, Bombo Rosid. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Bombo Dennis, live mula rito sa Baguio City. Nagulat para sa ito si Bombo Rosid Pagoli, nagulat para sa number one most trusted radio network in the country, Bas Radio. Bombo! Ayan, maraming salamat dyan sa Bombo Radio Baguio. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patikim pa lamang huyan at mamaya ay matutunghayan talaga natin kung gaano karami yung naipon dito ho sa kinolekta nating mga dugo sa pamamagitan ho ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and of course ng Philippine Red Cross na kaagapay ho natin nationwide itong atin pong activity Dugong Bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain. At ulitin ho natin yung mga kababayan ho natin. May chance ho kayong manalo sa raffle, no? Mula 1,000 hanggang 5,000. Ayan. So mamaya ho yan, i-anunsyo sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM sa iba't ibang dako ho ng ating bansa. At bago tayo magtapos, mga kabombo, may dagdag ko na lamang yung kakapasok ko na impormasyon na ipinagkalob ho ng ating news senior reporter na nandun ngayon sa Estados Unidos, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Chinese President Xi Jinping ay nagkasundo raw na bumuo ng mekanismo para humupa yung tensyon dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang kabuuan ho ng detalye mamayang alas 6 ng gabi sa ating Bombo Network News at dito pa rin sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at sa pamamagitan ng ating fully digitalized stations at sa atin pong mga nasa digital platform. Antabay ho tayo sa mga update pa, lalo na dito sa nagpapatuloy pa rin na Dugong Bombo 2023. At mula sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio, Bombo!